Hello everyone. Mabuhay po kayong lahat. That's my intention for all of you in this Holy Mass. Mabuhay kayo. That's the common greeting for Filipinos. At para sa akin, may tatlo siyang ibig sabihin. When I say mabuhay kayong lahat, naway may you all have a long life. Para mapuno ng buhay. Pangalawa, pag sarami mabuhay kayo, meaning may the Lord empower you. Bigyan kayo ng sigla at lakas for you to keep going in life. At pangatlo, pag sinabi din po na mabuhay, sana din kayo ay magbigay ng buhay sa iba to also to inspire people that they may too keep going. Because according sa ating binasa, ang summary niya ay because for God, nothing is impossible. Meaning, there's always a way. So just keep on going. God will open doors for you when you think there is no more door. At dahil po dito, allow me to tell you a story. Isang a real story I heard kung paano pinigitan ng Diyos ang kanyang hiwaga that indeed, tagapagbigay siya ng buhay to lift people up. Kaya nga yung gospel, before I read it to you, we raise it up because to tell you, God, for if you participate in God's mystery, you too will be lifted up by His power and love. Ito po yung kwento na napanood ko last ng Holy Week. Di ba marami mga seven last words? Binabantayan ko talaga yan. Pinapanood ko ang lahat kasi ang gusto ko dyan yung mga kwento ng buhay, yung mga real story. And I would like to tell you the story ni Brother Manding. Yung kanyang kwento ay back in 2008. Public school teacher siya, pero pumasok siya sa negosyo. He tried yung maging operator ng taxi. But he was not successful. Yung kanyang business was downhill, umihina. Because of this, naisip niya, baka he needed more focus. So, umalis siya sa pagka-teacher, then nag-focus siya. All the more, completely nawala po yung negosyo. Nakautang-utang siya, inabot po ng 4 million. Tapos, sinampan siya ng kaso, 2 criminal and 2 civil. At hinarap niya po ito. Tapos, naisip niya rin, kasi that time, nasa isang charismatic group siya, naisip niya baka he need more focus sa, kasi nag-taxi driver siya, so, hindi na siya nag-serve kay God because he thought the one way to solve his problem is to focus on his problem. But alam niyo po mga kapatid, what happened to him? Dumaan daw siya sa point na yung anak niya hingi ng pagkain, wala na siya maibigay. At yung mga nautangan niya is already giving him death threats. And syempre, he'll not get tired. Hingi na talaga yung stamina, yung hininga. One night, because of desperate na sila mag-asawa, pinag-usapan nila yung ano pang way na ating pwedeng magawa sa buhay natin in this at the evening, tatlong kanila naisip na option. Una, both of them will mawala sa mundo physically. They thought of that. They were really desperate siguro. Pangalawa, na ipag-isipan nila tumakas na lang sa bundok. They will bring their family para matakasan yung mga problema. And third, naisip nila, mag-separate na lang yung sila mag-asawa kasi nakapangalan lang naman yung utang doon sa lalaki. Isama na babae yung, and then they are free. Pero alam nyo, out of sabi nila, why not try the fourth option? Ano yung fourth option nila? May Bible pala sa tabi. Then they open it. So let's see what God, anong message ng Diyos. Kasi yung three options, yun lang yung sinasabi ng utak nila eh. Ngayon, let's see what God can say to us also. Nabuksan po nila yung part na Psalm 37 verse 4. Sabi doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And after this, pinagdasal po nila yung divine mercy and then they surrender their life to God on that night. Alam yung kinaumagahan, there was a turning point in their perspective. There was a turning point. Ano nangyari? Sabi niya, we decided
Sabi niya, we learn to surrender and trust Him. We will serve Him. And they said, we will wait for God to take His action towards victory. At dahil nga po sa turning point na iyon, na change of perspective, sabi niya, we try to move on. Nagkaroon silang courage to face the pain, to face rejection, to face embarrassment. Kasi di ba yung kanyang option ay takasan na? So ngayon, courage to face rejection. Why they move on, sabi niya? Kasi sabi niya, we found a reason to continue. At dahil yan, dahan-dahan they pay their death. Bumalik siya sa DepEd. Nagturo ulit siya. Then they got their house. He was acquitted later on. So what if he chose the three options? Asan kaya sila ngayon? Butan na lang, they allowed God to intervene in their lives. And this is what I would like to tell all of you. Allow God to intervene in your life right now. Allow Him to come to you, to break open to you. Baka kasi darkness has covered us because of fear and worry. Give the Lord a space to talk to you through His Word. Sabi po sa second reading ni Paul to the Hebrew, the Word of God is living and effective. Para siyang napakatulis na gilyet that it can even slice through the thoughts of your heart. So that's a good invitation to all of us because nothing is really impossible for God. So because of this, allow me to give you three practical lessons mapupulot na pwede niyong maiuwi sa bahay po ninyo and to share to your children. Una, since ang topic po ng gospel din ay mayaman, pinapala sa atin ay ang Diyos ay mayaman talaga sa pagmamahal sa ating lahat. Hindi nauubos ang kanyang kayamanan sa pagmamahal. Lalo niyo kanyang tinatawag na grace of enlightenment. Natutunan ko to sa pari namin when I was high school. He was talking grace of enlightenment. Sabi ko, bakit malagang enlightenment? Kasi pala, our mind, ang tendency niya talaga is magmukmuk sa sulok ng kadiliman. So God's grace is to bring you out of the light para when the mind is clear and the heart, your way will be clear. Kaya nga po sabi ko kanina, we too sana maging inspiration to other people. So always remember that. Going back po sa kwento ni Brother Manding, nakita nyo naman yung confession niya sa atin, they were thrown at the lowest point of their life. Kasi hindi na sila nag-serve kay Jesus, kasi nag-focus sila sa problema nila, which they thought is the answer to their problem, to focus on their problem. But I think the problem they chose was wrong. Buti na lang the Lord get back at them. Pinili na lang yung suicide, escape, and to separate. Alam niyo yung salitang suicide, to escape and to separate, ang kanyang gist word ay disunity. They want to be disunited to the grace of God. All these three is anti-life, causes division, and make us coward. But the grace of God, if you turn to God, makaroon po tayong turning point. Instead of anti-life, the Lord will move us on, like switching you on. Pangalawa, instead of escaping problem, the Lord will give you a brave heart to face the pain, to face rejections, to face embarrassment. Why? Because nakita naman natin, Brother Manding came out strong after embarrassment. It's only temporary. It will not kill you. Yan po sabi ni Nietzsche, whatever cannot kill you, do not fear. So embarrassment, rejection, can it kill you? No. So why give up in the midst of pain if it will not kill you? Instead, choose grace because it's life-giving. And last, let us be reminded, di ba gusto nila mag-separate, mag-asawa? All the more, it's needed to be together. Kaya sa mag-asawa ngayon, baka just in case in the past week, you were exchanging bad words, hurtful words to one another. No, disunity and anger cannot solve problem. But only being together can solve your problems.
So maganda pong paalala pa yan. Kaya nga po ngayon, I would like to invite all of you to look at your own life, look at your own journey, look at your own battle in life, look at inside you or your own situation. Sana you choose what you call mabuhay, to live a long life, to be courageous, and to be inspiration to others. At pangalawa, next po na pwede may ibaon sa atin, pinapaalala that among all the best option in life, the best option is the Word of God. Because the Word of God is the food, pagkain siya, food of life, food of the mind, and food of the heart. At alam niyo pala, if you have the food of mind, heart, and soul, your body will have the best food. Mas sisigla ang katawan. Nalata niyo yan? If the mental life of the person is healthy, if his heart is healthy, if his soul is healthy, the body will follow. Isipin niyo yan. Your body will follow. But if your mind is low, your heart is low, your soul is low, also the body will follow. So maganda, check your aura. Ano bang aura mo ngayon? Baka that's a good reminder to all of us. Going back to the story of Brother Manding, the best option was when he opened the Word of God. Tama talaga St. Paul sa second reading. Ang sinulat ng Diyos ay parang yung kumuha ka ng bolo at tinais mo ng kalahating oras. At pag ganun mo sa saging, di ba? It literally slices through. Your problem will be clear. Kasi yung problema mo pala, na-divide mo properly. You are able to break it up. Ito lang palang problema ko. I thought it's too big. Kaya sabi ni Brother Manding, sabi niya, naisipan niya lang naman daw mag-separate sa mag-asawa kasi his human strength was too small for the size of our problems. Pero when the Lord slashed it out, maliit lang naman pala. Na-overestimate lang po ng ating pananaw. Kaya po, my practical message to you, kung nasa bahay niyo kayo ngayon, may malapit kayong Bible sa aparador, kunin niyo maya-maya, o mamayang prayer of faithful, get it, kiss it, and say, Lord, thank you for coming through your word. Simple. O pwede niyong gawin yung, if you have children, mamaya sa kakain kayo, ikwento niyo naman yung sinabi ko, yung maalala ninyo. Pinapasabi ni Father, mabuhay daw kayong lahat. At pangatlo, yung mga wallet ninyo, hanap kayo ng favorite na gospel verse, tapos ilagay nyo sa wallet ninyo. Kasi kung walang laman na pera, at is may laman ng silata ng Diyos, it's not too painful to look. Pag tinanong kayo, ma, ano pong laman ng wallet nyo ngayon? At least, anak, may laman ng silata ng Diyos. Baka mapunuan po yan. Anyway, just some practical lesson. To close this homily, I would like to end this homily sa invitation po ni Jesus to go to heaven. At ang sabi ni Jesus, to go to heaven is to follow Him. Magpakayaman daw. So magpakayaman. So sana magpakayaman po kayong lahat kasi maganda maging mayaman. Ano klaseng kayamanan? Una, but we have to avoid itong kayamanan. Huwag daw magpakayaman sa ganid, sabi ni Jesus. Huwag magpakayaman sa galit. Huwag magpakayaman sa puot. Huwag magpakayaman sa self-doubt. Kaya tanggan, saan ka mayaman ngayon? Baka mayaman ka na sa negative thinking. Mayaman ka na sa galit. Punong-puno ka na ng, marami ka na na-depositong galit, puot, na-depositong mental problem. Mental yung negative thinking. Napakayaman. O mayaman ka na sa unforgiveness, envy and jealousy. But ang invitation po ni Jesus ay maging mayaman sa panampalataya, maging mayaman sa kindness, maging mayaman sa mercy, maging mayaman sa gratitude, maging mayaman sa pagiging pasyensyoso, pagpapakumbaba, maging mayaman sa perseverance, maging mayaman sa prayer, maging mayaman sa pagtitiwala sa mga kaibigan. Kasi alam niyo kung bakit? Naniniwala ako, if you have these foundations,
yung monetary wealth will follow also. So God bless everyone. May the Lord be with you, strengthen you, mabuhay po kayong lahat.